Idea siya actually ni dating Governor Aimee Marcos. May nakita kasi siyang black girl noon din sa isang trip niya sa, I think, Japan. And then nakita niya na malaki yung demand niya sa market nila at saka mataas yung cost. So, naisip niya na bakit hindi natin gawin dito sa Ilocos since Ilocos is the garlic capital of the Philippines. So, sinimulan ni Dr. Shirley Agrupis, yung president namin ng industry ngayon. Hindi pa siya president noon. So, sinimulan niya na mag-try na mag-process ng black garlic using kung anong available na equipment and materials dito sa MMSU. So, hanggang sa na perfect na yung processing. Nag-start yung trial noong 2016. So, medyo matagal na rin yung R&D ng black garlic hanggang sa nagkaroon tayo ng industry partner. And sila yung nagbigay or nag-donate ng isang black garlic machine na ngayon ay ginagamit for production ng black garlic dito sa MMSU. So, Japanese technology ba? Yes, Japanese technology. So, yung garlic kasi alam natin na marami siyang bibigay na health benefits. Pero pag yung garlic kasi pinasas natin into black garlic, mas dumadami or nai-increase yung mga sinasabi na benefits. And tumataas yung mga antioxidants, yung contents ng antioxidants, mga iba pang medicinal benefits niya, mga nutrient content ng garlic. So ito yung ano, ito yung mga ibang byproduct niyo pa na dine-develop, di ba? So pina-powder niyo. Pwede siyang i-powder. So from here, ito talaga yung pinaka-product na natin, eh, no? So ito. And then, black garlic. Kumusta yung development nyo rito sa black garlic powder nyo? Maganda naman po. So, na-powder na namin siya. And then, nag-aaminan ang powder. Nag-undergo siya ngayon ng other chemical analysis para makita natin kung may effect siya sa dun sa mga yung process ng pag-powder, kung may effect siya sa nutrient contents at saka antioxidant contents niya. Mapasok tayo sa loob ng processing mismo ng black garlic. Machine. So ito yung machine na pinangluluto. Oo. Mabigay mo lang ako konti idea, gano'ng katagal ang processing ng ano? Pagluluto? 10 to 14 days, depende dun sa moisture content ng bawang. So, ang pinaka-range niya is 10 to 14 days. Luto na yun. So, akala ko, yung iba kasi sinasabi, 30 days eh. Oo. Depende dun sa ang tawag dun, sa machine, doc. Nagagamitin.
Yung unang trial noon, yung dati naming method, yung old method, nung wala pa yan, talagang umaabot kami ng 30 days. Kaya yun din yung kagandahan nito ngayon. Mm. 14 days lang ang maximum na ano niya. Oh, okay. Processing day. Ito pala yung dinonate ng Japanese company. For ano? For drying. Ah, kaya lang, hindi to pang black garlic. Ah, pwede siya pang black garlic. Ah, ginagamit niyo? Parang anong purpose? Pang drying namin, Doc. Tapos ito yung... Ah, sa powder? Ipapowder namin. Ah, ito yung sa powder. Ito ko na. So, ito pala na yun. Okay. Bango ng amoy ah. Mm-hmm. Oh. Hindi ko pa nilalapitan ng aswang. Hindi nilalapitan ng aswang. Itong facility niyo ma'am, talaga nakadedicate ito for research itong sa MMSU? Itong, hindi Doc, ito ay FPIC, Food Product Innovation Center. Ng MMSU? MMSU. So, although nagkamandag din kami ng research dito ng food product development, meron din kasing ano dito, parang yung mga startup ng business, parang pwede silang gumamit ng mga facilities dito na hanggang sa kaya na nilang mag-purchase din ng sarili nilang facilities. Kumbaga ano, oo, parang learning center na rin at the same time. Parang ganun ba yun? Incubation center, ganun. Oo, so mga startup. Startup. Okay. Sa mga gustong sumubok po ng ating produkto, maaari nyo bisitahin ang ating FB page, Ilocos Bites, at pwede kayong mag-inquire. O pwede rin mag-order directly sa aming Lazada shop. Ang link nasa baba ng description.